So ayun po ano, what's up sa inyo mga katambay? At ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang limang magandang epekto ng pagiging tambay. Ngayong ipinanukala na, hindi ko lang alam kung sa buong bansa ba, ang pagbabawal sa mga tambay sa paligid-ligid ay meron itong naibungang limang magandang epekto. Lalo kung nananatili ka pa rin tambay o nananatili pa rin ang iyong pagtambay sa kabila ng mga ordinansa na nagsasabi na bawal ka ng tumambay. Ang una sa listahan mga kaibigan ng magandang epekto ng pagiging tambay kahit bawal na ay ikaw ay magiging superhero. Dahil mahilig ka pa rin tumambay kahit bawal na, ay mas mataas na ang tsansa na ma-hold up ka sa simpleng kadahilanan na dahil ikaw na lang ang tambay sa labas. At kung bakit ka magiging superhero, ay marami kang maliligtas na sibilyan dahil imbis na sila ang ma-hold up, ikaw na lang na hold up ka na. Superhero ka pa. Fly, 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 butterfly. Hoy, hold up to! Kuya, wag po. Ako na lang po ang tambay dito. Ah, ganun ah. Aray. Ah. Aray. Aray. Tulong, tulong po. Sak lolo. Ang ikalawang magandang epekto ng pagiging tambay kahit bawal na ay pwede kang maging isang saksi sa anong klaseng krimen man ang nagaganap sa iyong paligid. Pwede mong ituro ang mga magnanakaw, pero pwede ka rin iturong magnanakaw. At sa kadahilan ng mag-isa ka lang na nakatambay, wala silang pagbibintangan, kundi ikaw, saksi ka na, sospek ka pa. Saan po tayo magnanakaw? Doon po. Parang ikaw yun eh. Hindi. Ayan pa yung cellphone, no? Hindi po, ako yun. Sinungaling ka? Aray. 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 Ah. Aray. Sumama ka sa akin. Tara. Hindi po ako yon. Hindi po ako yon. Yung nandun po. Hu-hu-hu. Hu-hu-hu. Ang ikatlo sa limang magandang epekto ng pagiging tambay kahit bawal na ay ang salitang pagaan. Alam naman natin mga kaibigan na marami ngayong nagkalat na mga pulis sa paligid upang sugpuin ang maraming tambay sa sanlibutan. Dahil mahilig ka pa rin tumambay kahit alam mong bawal na, ay huhulihin ka ng pulis. At pag hinuli ka ng pulis, ikaw ay ikukulong. At pag ikaw ay nakulong, hindi ka na pabigat. Ikaw na ay pagaan. Kakulungan, libre lahat ng pagkain mo. Isa lang ang menu. At ang pinakamaganda sa lahat, bawas ang palamunin sa bahay nyo. Di ka lang sa pagkain nakapagpagaan sa iyong pamilya, pati sa mga labada. Nakulong ka na, gumaan pa ang buhay ng iyong pamilya. Isa pa sa mga maganda kapag ikaw ay nakulong nang dahil sa pagtambay mo, ay pwede ka pang magkaroon ng tattoo session. Wala kang gagastusin. Tatatuan ka ng ang libre. Hoy bata! Anong kaso mo? Tambay po. Tambay ka? Bawal ang cellphone dito ah. Tine-text ko lang po ang nanay ko. Ah, nagtatext ka pa. Aray, 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 aray. Aray.
Oh. Tatotohan ka namin, ha? Tambay lang po ako. Tambay ka pala, eh. Tatotohan ka namin. Aray. Mama. Mama Didi. Timpla Didi. Mama. Mama, mama. Ang isa pa sa magandang epekto ng pagiging tambay, kahit bawal na, ay natututo kang maging palaban. Natututo kang ipaglaban ang iyong karapatan sa pagtambay. Sa sobrang pagmamahal mo sa pagtambay, ay isinapuso mo ito. Na to the point, mga kaibigan, kahit na alam mong mali, ginagawa mong tama. Para kang gago. Welga ako, tambay ako. Welga ako, stay eh! Bawal mag-welga dito, may tatoo ka ba? Nag-welga lang po. Welga! Welga-welga ka, maghanap ka ng trabaho. Ay! Oh! Gusto ko lang namang tumambay. Karapatan ko ang pagtambay. Gusto ko lang naman makatambay hanggang 2 a.m. At ang pinakahuli sa listahan, mga kaibigan, at ang pinakamagandang benepisyo ng pagtambay sa labas, kahit bawal na ito, ay ang TV appearance. Mahilig ka pa rin tumambay kahit bawal ng tumambay ngayon, ay nagkalat ang mga pulis at media sa paligid upang kuhanan ka. Kung ikaw ay merong pangarap na lumabas sa telebisyon, mapapadali ang iyong pagsikat kung tambay ka. Sa tulong ng mga pulis at ng media, madali mong makakamtan ang iyong mga pangarap. Tulad na lamang ng mga batang ito. Unang sinuyod ng mga pulis sa operasyon kontra tambay sa kalyang Barangay San Isidro, Quezon City. Huli agad ang magkakaeskwelang ito na naaktong umiinom ng alak sa kalsada. Ang lalaki namang ito walang damit pang itaas. Ano po ba ang posyon niya? Wala na, finish na. Inikutan din ng mga pulis ang Barangay Kalusugan, kung saan may nahuli ring dalawang lalaki umiinom ng alak sa daan. Hindi naman po namin alam eh, lumipat na ako kami ng barangay na pagiinuman eh, sinundan pa rin ho kami. Nahuli na kami doon sa kabila eh. Oo, lumipat dito eh kasi akala namin dito pwede. Kanya-kanyang pwesto magkakapitbahay na nagiinuman dahil may debut daw. Shoutout po sa nanay ko, sa tatay ko. Mama, nasa TV na po ako. Sa mga classmate ko dyan, binabati ko kayo. Pinaliwanag sa kanila na may parusa ang pag-inom ng alak sa kalsada at hindi pagsusot ng damit pang itaas sa labas ng bahay. Itong mga tambay na ito ay potensyal na troublemakers. Kasi dito, alimbawa, nagiinom sa karsada, sila'y nasa influence na ng alak, so hindi na nila gaano kontrolado ang sarili nila. Sa Tondo, Maynila, 57 naman ang nahuling lumabag din sa mga ordinansa, kabilang mga menor de edad na lumabag sa curfew. Dinala sila sa Police Station 1 at doon binusog din sa sermon. Pinauwi rin naman sila bago mag-umaga. Paglilinaw ni NCRPO Chief Guillermo Ilyaza, hindi naman basta huhuli ng mga tambay kung walang nilalabag na batas. So, ang mga tambay per se, naandyan sila, pero kung merong violation sila ng ordinances, doon natin sila hinuhuli. Now, for other tambay na wala namang mga ordinances silang binaviolate, pinapalalahan na natin sila kasi hindi maganda na itong mga tambay na ito is in this oras ng gabi na andyan. James Agustin, Nakatuto, 24 Horas. At yon, mga kaibigan, ang limang magandang epekto ng pagiging tambay. Kaya't ano pang hinihintay niyong lahat? Tambay na! Fly, 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 butterfly, ako ay tatambay.